ay yung inday ng kusina. For today's video guys, gagawa tayo ng pancit molo. So ito yung version ng aking pancit molo. Natutunan ko itong pancit molo ko na to nung ako'y nagko-cooking lesson pa, nung hindi pa nagpa-pandemic. So lagi ako may cooking lesson, so na-stop lang nung nag-pandemic. Itong aking meat na palaman na to, itong pork, pwede rin ninyo itong gamitin sa pang lumpiang Shanghai at siomai. Bago tayo mag-start sa ating pagluluto, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka naman dyan para marami na tayo at mas masaya. So tuloy na tayo at ito yung ating mga ingredients. Meron ako dito ng kalahating kilong ground pork, tinagdad na shrimp, suwahi, tatlong pirasong malalaki ito, minced na onions, grenade ko yung carrots ng onion spring, pero ito ay optional. Kung wala kayong onion spring, okay lang din. Pero ito kasi magbibigay din siya ng sarap, extra flavor para sa ating pancit molo. Maglalagay din ako ng garlic powder, optional din to, at ng onion powder. Kung wala kayong garlic powder, mag-chop na lang kayo mga tatlong cloves na garlic at chop na maliliit. Sama nyo na lang sa onions, okay na yun. At maglalagay din ng mga 1 tablespoon na liquid seasoning. Kahit hindi Nord, kahit anong brand, hindi ito sponsored, pero ito lang available sa kusina ko, kaya itong gagamitin ko. Pang binder natin sa ating ground pork, 1 egg. So, laging nakadepende guys kung gaano ang dami ng inyong meat para sa inyong mga ingredients. At maglalagay din ako ng 1 tablespoon na oyster sauce. Nagbibigay din ito ng extra sarap guys. Ito yung ginagawa ko guys para sa pag-shomai ko. Pag nag-shomai ako. At of course, meron tayo ng molo wrapper. So, ito guys, nabibili sa grocery. At para sa ating soup, maglalagay ako ng onions, ng leeks, at ng onion spring. Medyo mahaba-haba ang tad-tad ko. At guys, bukod dyan, maglalagay ng salt, ng black pepper. To taste lang lahat yun guys, black pepper and salt. So ito, may chicken stock na ako dito. Yung backbone ng aking mga dinidibone na breast, nagpakulo na ako. Dahil dito, kukunin natin yung kanyang sabaw. So, pagpakulo ko, meron na siya ng onions at ng black pepper and kunting salt. So, balik tayo dito, guys. Ilalagay ko na dito yung ating minced na onions ng ating hipon, shrimp, suwahe, yung ating carrots, yung ating onion spring, one egg, two tablespoon na Nor seasoning, one tablespoon pala, at one tablespoon na oyster sauce. Depende yan guys sa kung gaano kadami yung inyong mga meat. At maglalagay din ako ng garlic powder. Mga 1 teaspoon. At ng onion powder. So parehas lang, mga 1 teaspoon din. Pero meron na rin naman tayong onion, kaya dadagdagan ko lang siya pa dahil nagdadagdag din ito ng extra sarap. At maglalagay din ako ng black pepper, 1/2 teaspoon. At ng 1/2 teaspoon lang muna na salt. Dahil baka naman sumobra, mahirap na mag-adjust. So dagdag tayo mamaya. So, lahat to, kakamayin ko guys, hahaluin lang natin lahat.
So guys, dadagdagan ko ng 1 half teaspoon yung ating salt. Medyo kulang nga siya. So hahaluin lang natin ng mabuti. Hindi na ako guys naglagay ng cornstarch. Okay na to kasi magbabind na rin naman to. So pakikita ko sa inyo guys kung paano magbalot. Ako ganito lang yan. So ito na lang yung gagamitin ko. Yung scooper ko na teaspoon. Pero kung wala, kutsarita okay na. So, ganyan lang. Nilalagay ko lang siya sa aking. So, nagaganon lang ako sa kamay. Lalagay ko siya. At ibubuhos. Parang malaki. Bawasan natin. Ayan. So, ganun lang siya. Kung nandun sa ating kamay, kaganoon lang yan. At close. Ayan. Isa pa. So, lagay sa palad. Mag-scoop. Bawasan ko na. Baka sumobra na naman ulit. Ayan. At kapag kasanay na sanay ka na nito mabilis na, ako hindi ako sanay dahil bira kong gumawa siomay 1 or minsan 2 beses isang linggo. Pero nung pandemic, madalas yun kasi may lagi kami merong party. Ayan. So, isa pa ulit. So, ganun lang. Ibababa mo, hawak-hawakan, kay lalim. Hanggang bababa siya. Maliit nga pala yung, ay, nababutas. Meron talagang mga wrapper na mabilis mabutas. Meron akong nakitang brand nung ginagamit nung araw. Yung level niya, may kulay blue. Ito kasi madali talaga itong may kulay blue. Itong ganitong brand, hindi ko talaga may recommend to. Madali siyang mabutas. Kasi makapal siya. Kaya madali siyang mabutas. So, ulitin ulit natin. At, after nito, kamali na. Ayan, ganyan lang yan. After nito, papakita ko sa inyo mamaya yung finished product. At bago ito, bago natin tapusin to, ay gagawin na natin yung ating sabaw. So, ito na yung ating sabaw. Kukunin ko lang ang laman nito dahil ito ay itong breast na to, gagamitin ko to para sa chicken macaroni. So, hindi ko pa na ibibigay ang video sa inyo. Baka magawang ko to ng video. So, isi-share ko sa inyo. So, hindi ko pa yung magagawa ngayon. Kaya, malamang ipipreser ko ulit. So, itong mga buto-buto, sisimutin ko yung laman yan at ilalagay ko dito mamaya. At ngayon, magdadagdag tayo syempre ng water. So, ito na nga guys. Painit na ako. Hindi pa siya kumukulo. Palakasan ko ng apoy. So, ilalagay ko na dito ngayon, guys, yung ating onions, leeks, at yung ating onion spring. At alam nyo, guys, masarap ito kung meron kayo ng celery. Dahil yun ay nakakapagtanggal siya ng umay. O nagbibigay siya ng extra flavor sa ating aso. Kaya lang wala ako guys. Nakalimutan kong bumili sa grocery. At guys, naglagay pala ako ng isang shrimp cubes. Para may lasa naman siyang shrimp. So, kung ayaw ninyo nun, ay okay lang naman din. Tanggalin nyo na. Huwag nyo nang lagyan. So, pakukuluin lang natin ito. At pag kumulo, ilulubog na natin yung ating pancit molo. At ito na guys yung ating nagawa. So, medyo hindi ganun ka perfect, pero yung pinaka perfect size talaga niya ay dapat ganito. So dapat ganito, naka-cover lahat. Pero
nagpatulong ako, ay naging iba na yung itsura niya. Para na siyang siomay. Yan. Pero okay lang, magbabind din naman. Magbabind naman ito mamaya, bubuo din yan. At, saglit lang ito guys, kasi mukhang hindi maganda yung wrapper. At ito na nga, kumulo na. Titikman ko lang muna bago natin ilagay yung mukhang sasakto lang siya. So kung kulang mamaya, lalagyan natin ng salt. At dahil kumukulo na siya guys, ilalagay na natin yung ating molo, yung ating pansit molo. Lulubog lang natin isa-isa. So mabilis lang ito guys. Mabilis lang maluto yung ating pansit molo. Pagtingin natin mamaya, naghihiwalay na yung wrapper. Pero yung ito yung ganitong itsura dapat, yung pinakadames. Yung nakuklose lahat. Hindi lumalabas yung meat. So ito na, nailubog ko na sila lahat. Hihintayin lang natin kumulo. Nasa high heat na tayo. Titikman ko ulit yung lasa. Kung kasi naglagay tayo ng meat. So mukhang okay na, pero parang gusto ko magdagdag ng kaunting asin lang. Kaunti lang. So lagi yung ating salt ay hindi sa inyong panlasa. Dahil lang sa usawan nito natin mamaya guys ay toyo and calamansi. Gusto nyo lagyan ng sili, mas okay sa inyong panlasa yung may sili. Eh, okay rin naman. So, hintayin lang natin itong kumulo. Once na kumulo siya, ay luto na yan. Dahil ang ating molo wrapper, madaling maluto. At yung ating ground pork, ay madali rin maluto. Sarap na niya, guys. Lasan-lasan na, guys, yung molo wrapper. So, hindi ko siya haluin. Baka naman malasog. Close muna natin. Ayan, pahinaan natin yung apoy. At yung ating wrapper nga, sinasabi ko sa inyo kanina pa, hindi talaga maganda. Medyo natanggal siya sa kanyang. Ito medyo okay to. Natanggal siya sa kanyang laman. Yan yung lagi naging problema ko. Pag hindi ko nakikita yung magandang wrapper ng molo. So, okay na ito, guys. Titikman lang natin ulit. Sarap. So, ayun, guys. I-close ko na. At, tapos na yung ating pansit molo. So, ayun, guys. Bago tayo tuluyang magtapos at tuluyang mamaalam, kung ikaw ay bago sa aking channel, mag-subscribe ka na dyan. Pakiring the bell all para every time na nag-upload ako, ay manonotify ka. At guys, don't forget, baka naman, pwedeng i-follow nyo rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. At maraming salamat sa inyong panonood. At sana magkita-kita tayo sa aking mga next video. Alam nyo guys, masarap talaga ito. Sawsawa niya ay tuyo at kalamansi. Kaya try nyo na guys. Bye-bye!